nakakumpul dito sa forum, saka sa fire. Brother, pag-i-press na muli yung sa Isaiah 66. Pagkatapos mamaya yung Lucas 36. Na babanggit po dito yung worm o yung ugat na hindi mamamatay. At kasama na rin dito yung fire na hindi din mapupugnaw o mamamatay. Na nabanggit niya na ito, doon po lang sa siyang Brother Danny. At saka sa paliwanag din ni Brother Branham patungkol sa worm. Na yung ating katawan ay kumpos ng 16 elements. At kanina ay nabanggit ko na pag-iisip ay Branham na yung ating katawan ay kung ay mayroong worm o mayroong buod na pag namatay siya kakain ito para ito ay maubos. Idiretso na natin dito magiging siguro pati fire ay mabibigyan ko na rin ng pansin. Kasi doon sa Luke 16 hindi po nabanggit yung worm doon kundi fire lang. Na kung ang uod, ang kanyang kakain ay yung physical body. Pagdating doon sa mayaman at si Lazaro, wala na pong physical body doon. Wala na terrestrial body doon. Siguro, celestial and terrestrial, ang pag-alab lang yun, yan ay terrestrial ay mayroon kang may sa earth, earthly body. Celestial ay heavenly body. So doon, wala na pong terrestrial body or physical body. So, hindi na doon nagpapansyon yung uod. Hindi na pwedeng, kung literal yung uod, hindi na pwede siya magpansyon doon. No. Brother, pakiano na ulit doon sa Lucas, pasay. Diretso tayo sa Lucas. Lucas 16. Dito, alam po natin ang Luke 16, 19 between Lazarus at siyang mayaman. Sinasabi ko riyan na namatay si Lazaro at siya ay dinala ng anghel doon sa pili ni Abraham. Namatay din ang mayaman at siya ay inilibing. So doon sa kalagayan, doon sa dimension na yon, na kung tawagin sa Bible like hell, ay wala na silang physical body. Now, nabanggit ni Brother Francis, sila ay nagkaka tanawan, pero different dimension. Nasa taas yung Lazaro, nasa baba yung mayaman. Pero pagkakita pa doon, yung humingi na ng tulong yung mayaman.